Mismong si DMW Officer in Charge Undersecretary Hans Leo Kakdak kasama si Yusek Bernard Olalia at ang iba pang opisyal ng DMW ang nanguna sa pagsasara ng RTM Maritime Consultancy Services Corporation araw ng Webes. Ayon kay Kakdak, ipinasara ang naturang maritime consultancy firm dahil sa umano'y illegal recruitment activities at hindi otorisadong pangongolekta ng placement fees sa tulong ng mga tauhan ng Parañaque City Police at Barangay Santo Niño officials, pinakandado ni Kakdak ang opisina ng RTM sa second floor ng JNP building sa kabaan ng Ninoy Aquino Avenue sa Santo Niño, Parañaque City. Malalaman nyo naman kasi hindi sertipikado o walang lisensya mula sa DMW, ito po ay illegal recruitment. At lalo na kapag nananaga ng halaga ng pera. Ang pagsasara ay kasunod ng mga reklamo na natatanggap ng kagawaran sa email na hiwalay na ipinadala ng mga nabibiktima ng RTM sa unang quarter ng 2023. Higit 100,000 piso ang halaga bilang consultation fee ang hinihingi ng RTM, pero ang pangakong trabaho ay hindi nangyari. Well, dito sa mga complainant natin, ang pangako nila ay bilang sumakay sa barko na naglalayag sa May Dubai at yung isa naman ay bilang engine cadet at ito ay offshore work no, para maging engine cadet. Gaya ni Ernesto na pinangakuan ng RTM bilang chief cook sakay ng container vessel sa Dubai na may buwanang sweldo na $900 o katumbas na mahigit 51,000 piso. Matapos maghintay ng ilang buwan para sa kanilang deployment, nagpa siya ang mga biktima na maghain ang kanilang mga reklamo sa DMW. Siyempre tayo, may pamilya tayo, siyempre gusto natin mag-on as a lisensyadong marino ka rin. Siyempre, tataya mo yung kuwan. Yun nga, nagbigay ako ng kuwan, 120,000 para sa posisyon na yun. After 7 months, wala pa rin nangyari, kaya swerte na ako. Ang DMW ay nagsagawa ng initial surveillance sa mga aktibidad ng RTM noong Marso habang isang follow-up na operasyon ng pagsusubaybay ang isinagawa noong Hunyo upang palakasin ang kaso ng DMW sa RTM. Sa kabuuan, natukoy ng DMW na ang RTM ay walang balidong lisensya o akreditasyon mula sa departamento. Tiniyak ng DMW na kakasuhan ng may-ari at ang mga sangkot sa illegal na operasyon ng RTM. Yung may-ari, yung manager at sino man pang nakikita natin na involved sa mismong akto ng pag-recruit. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Cherry Light, SMNA News.